Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vito Soto. Magandang umaga sa ating lahat, Vice Mayor Dodot, mga konsehal, sa mga kasama mula sa BFP at BNP, sa ating mga kawani mula sa institutional sector. Pinapaalala po ni Sir Bryant ang ating biro lang. Nung Biyernes po, sa pangunguna ng ating City Administrator at ng ating BPLD, nagkaroon pa po tayo ng operations. Gaya po ng maaring alam na ninyo, nung nakaraang taon ay nagkaroon tayo ng isang ordinansa. Ang miakda po nito ay si Councilor Simon, pero sinuportaan po ito ng ating Vice Mayor at ng halos lahat ng mga konsehal po natin para ipasara na ang mga gambling establishments sa lungsod ng Pasig. Yung sinasabi po natin na gambling establishments ang kasama po dito, una sa lahat, ang Pogo, na una na rin umalis sa Pasig. Ano, siyempre, mas gusto nila dun sa iba kasi hindi tayo friendly sa kanila. At pangalawa, yung mga physical establishments ng e-games, e-bingo, at iba pang mga similar dito. Na alam naman natin, ano, baka customer yung iba dito, pero alam naman natin na wala naman magandang na idudulot to sa ating lipunan. Kaya kung wala tong magandang na idudulot sa ating lipunan, tanggalin na lang nila, tanggalin na lang natin sila sa lungsod ng Pasig. So nung nakaraang taon, hindi naman tayo basta-basta din, maayos naman tayo makipag-usap. Binigyan natin sila ng isang taon. Sa totoo, bago pa magsimula yung one-year period na ito, nabigyan na rin naman sila ng mga warning. Nung 2019 pa lang, nagkaroon na rin tayo ng moratorium on new establishments. Walang bago mula noon. So, 2022, bigyan natin ng isang taon para mag-wind up sila ng operations. Siyempre, alam naman natin, namuhunan din sila. Legitimate na negosyo kasi may mga permit naman sila. So, reasonable naman tayo. Bigyan natin sila ng isang taon. Yun yung sa ordinansang pinasa ng ating sanggunian panlungsod. Nag-expire po yung kanilang mga permit December 31, 2023. January 1, 2024, nagsimula ang renewal period natin. Hindi na po sila nakakuha ng mga permit. Pero, hanggang February, more or less, almost 20 sa kanila, 18 sa kanila out of 23 ay patuloy pa rin nag-ooperate. So alam nilang wala silang permit, alam nilang may ordinansa na tayo para pagbawalan sila, para magsara na sila, pero talagang makakapal po ang mukha. Tuloy-tuloy po silang nag-ooperate. Binigyan na natin sila ng chance kasi gusto sana natin magkusa na sila kasi alam naman nila, kinausap ko naman sila, kinausap namin sila ng advice. So, alam naman nila, wala na silang permit. Kung ikaw, negosyante, ka wala kang permit, siyempre magsasara, mag-close shop ka na. Binigyan natin sila ng isang taon. Pero siguro talagang message o senyalis na rin yan sa atin na talagang wala silang lugar sa Pasig. Hindi sila deserving na magkaroon ng permit. Kasi, imagine, kung hindi pa natin sila pinuntahan, inoperate para ipasara, tuloy-tuloy lang sila. Wala silang pakialam kung wala silang permit to ano. So, sa paunguna, tago na lang natin sa pangalang Sir P. Ang ating nag-operate. De biro lang ha. Inoperate natin sila, tuluyan na nating pinasara ang mga gambling establishment. At naniniwala po ako na mas magiging maganda ang lungsod ng Pasig na wala sila. Kaya sa mga tumulong, sa mga sumuporta po rito, maraming salamat at congratulations sa ating lahat. Yun lang po muna sa umagang ito. Magandang umaga sa ating institutional sector, sa ating City Council. Adjourn na po tayo. Salamat po. Ngayon po ay ginugunita natin ang mga sumusunod. February 14 to 20, National Intellectual Disability Week, Retarded Children's Week, Proclamation Number 1385, Series of 1975. For our Week 2, we have the National Press Week, Proclamation Number 191, Series of 1964, and Proclamation Number 8, Series of 1966.
And lastly, we have the National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation, Proclamation Number 731, Series of 1996. Recognition for Bida sa Masa Advanced Baking Competition Grand Winners, URC, headed by Councilor Cory Raimundo. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ng ating konsehal. Magandang umaga po sa inyo, mga kapwa ko kawani, mga pinagpipitaganan po nating mga liderato ng ating pong pamayanan ng Pasig City, at yung po mga nakikinig po sa atin kung saan man po kayo nandun, mga Pasigenyo. Lingit po sa ating kaalaman, nung tatlong buwan mula Oktubre hanggang Disyembre ay mayroon po nangyayaring isang kompetisyon na hindi naman po natin in-announce, subalit ito po ay sinalinan ng tatlong bayan, ang Pasig City, Davao City, at Sariaya, Quezon. Ito po ay tinawag na Bida sa Masa. Sa singkat na tatlong buwan po yan, ay marami pong nangyari na orientasyon, pagtuturo, pagkaalam ng iba't ibang pamamaraan, advanced learning in baking of breads and pastries. At yan po ay nangyari dyan sa atin sa URC, sa may Bridgetown. At siyempre po, ito po ay sa sponsorship ng ating URC. Isa pong kumpanya na narito po sa atin sa Pasig. At alam po ba ninyo, doon sa paligsahang iyon, tatlo po ang nanalo. Isang champion, national champion, isang first runner-up, at yung pong third runner-up. At ikinagagalak ko po na ipaalam sa ating lahat na yung pong champion at saka po yung second runner-up ay parehong taga-Pasig. Dito lamang po. At ngayon po, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating second runner-up. Taga-Rosario po siya. Siya po si Maria Carmela Manyosca. Sa pagkakataon ito po, pinatawagan ko po rin ang ating mga opisyales ng URC upang iabot sa kanila ang kanilang trofeo. Mayor, can we have the honor of you awarding the plaque to Maria Carmela Manyosca? At narito naman po ang champion, national champion, ang ating pong kababayan, si Elizabeth Bornales, champion ng Bida sa Masa competition. Maraming salamat, Mayor. Maari po bang hilingin na ang ating pong dalawang opisyales ng URC ay makasama para po sa photo op at pagkilala na rin ng ating leadership ng Pasig City sa kanila pong naging papel sa ating pong ako din kasali. Sa muli, maaari po ba si Ma'am Nisa? Ma'am Nisa, ang ating marketing representative ng URC, at si Ma'am Madjay Agoncillo, ang ating naman po sustainability officer ng URC. Mayor, can we ask you to award our certificate of appreciation to our URC officers.
Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang Pasig! Ang sarap-sarap ng cakes at saka pastry sa Pasig dahil po pangungunahan niya ni Maria Carmela at ang ating si Beth Bernal. Maraming maraming salamat po sa umagang ito. Thank you. Maraming salamat po sa mga nabigyan po ng award at muli po natin silang palakpakan. Sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito, mula sa institutional sector, community relation and information office, liga ng mga barangay, procurement management office, ako po si Mark P. De La Cruz. Ako po si Harvey mula sa procurement management office. Kami ang mga guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po.